ang dapat natin gawin para mapalago talaga natin yung ating sari-sari store business? So far, kaibigan, yung ginawa ko talaga noon na nakatulong talaga ng malaki kasi naman ang liit ng puhunan ko noon, 1,000 pesos lang aking puhunan. Hello mga kaibigan, mga nang hapon sa inyong lahat dyan. Happy afternoon everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. And masaya na naman ang inyong lingkod kaibigan dahil napakaganda at very useful ang topic na ating pag-usapan ngayon. Saktong-sakto, no, papunta kami ngayon sa palingki at mag-grocery ako kaibigan, kaya naman postura si Ate JB. Pero before ako mamalingki, mag-grocery kaibigan, ibabahagi ko muna sa inyo yung ating video ngayon dahil alam ko napakalaking may tulong nito kaibigan, lalo na sa inyo dyan na nagbabalak, no, magkaroon ng ganitong negosyo which is sari-sari store business, o sa iyo dyan kaibigan, no, na bago pa lang sa ganitong negosyo. Walang iba kaibigan, no, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano natin mapapalago ang ating sari-sari store business. Alam ko yung mga kasari-sari store owners ko dyan, no, nakatulad ko matagal sa ganitong negosyo, alam na ito. Pero this video, intended po ito kaibigan sa mga kaibigan natin, kapatid natin na bago pa lang sa ganitong negosyo at yung may balak talaga magsimula ng ganitong business. Kaya naman, ibabahagi ko talaga ito sa inyo kaibigan. At hindi na ako lalayo pa dahil naman kasi halos mag 20 years na po ako sa negosyong ito, sari-sari store business. Alam ko na po halos lahat ng mga pasikot-sikot, no? Paano natin mapapalago ating negosyo? Kaya naman, ibabahagi ko to sa inyo. Magbibigay po sa ako sa inyo ng mga tips and advices. Ano pong dapat niyong gawin para talaga mapapalago niyo ang negosyo. Kaya sana panoorin niyo po hanggang dulo ang video natin ngayon. Pero bago po natin ito pag-usapan, please mga kaibigan, please allow me to flex, no? Yung channel ng ating kaibigan, kapatid dito sa Whitey World, na si Sis Helen TV. Suportahan po sana natin kaibigan yung ating bagong kapatid dito sa Whitey World, si Sis Helen TV. Ilalagay ko po yung link sa kanyang YouTube channel. Please, please watch her videos and sana po isubscribe nyo rin. Mahalin po natin yung ating kapatid na Sis Helen, si Sister Helen TV. Medyo maliit pa lang po kanyang channel. Sana po suportahan natin siya at mahalin rin natin siya. Okay. And gusto rin po ako magpasalamat sa mga nag-like, nag-follow, nag-subscribe sa ating kaibigan, no, 3 Vlogs Unlimited. Thank you so much po kaibigan sa inyong pagmamahal, no. Sana kaibigan, please, please subscribe. Watch his videos and subscribe to 3 Vlogs Unlimited. Ilalagay ko po yung link sa kanyang channel, no, sa description box. Mag-comment po kayo kaibigan at tiyak na babalikan kayo, no. Please subscribe at tiyak na tiyak mag-subscribe din po siya sa inyo. At alam ko po kung sinong na-subscribe. Maraming salamat po. Thank you so much mga kaibigan, no, sa mga nag-subscribe sa ating kaibigan 3 Vlogs Unlimited. Sana kaibigan, please, please watch his videos and comment po kayo. Babalikan kayo, I promise. So ano kaibigan, no, back to our main topic. Ano bang dapat natin gawin para mapalago talaga natin yung ating sari-sari store business? So far kaibigan, yung ginawa ko talaga noon na nakatulong talaga ng malaki kasi naman ang liit ng puhunan ko noon, 1,000 pesos lang aking puhunan, o, di ba? Sino mag-aakala na sa 1,000 pesos ni Ate JB umabot ng 19 years, malapit na 20 years ang aking sari-sari store business. Ang ginawa ko talaga noon kaibigan, kaya at sana gawin nyo rin yung kung magkano ang benta ko. For example, today may binta ko ngayon. Kung magkano ang sales ko kaibigan, kinabukasan ginagamit ko ito pang ruling. Agad-agad punta ako doon sa public market, namimili talaga ako, no, kung magkano ang binta ko, ginagamit ko talaga. Kasi naman wala akong maraming pera, dapat i-roll ko talaga kung anong pera meron ako, no, sa aking hawa ko, sa aking mga kamay. Yun ang ginagawa kaibigan. Kung sa tingin ko hindi naman ako madidihado, malulugi sa pamasahe, ginagawa ko talaga kaibigan na mamalingki ako. Ilang buwan hanggang years ko ito ginagawa hanggang sa thanks God lumago ang aking negosyo, no? Kasi naman medyo lumaki yung ating puhunan, yung ating kapitan, nadagdagan yung ating mga paninda. Kaya kaibigan, sana gawin nyo rin ito, no? Kung maliit lang yung puhunan, huwag ka na magpapapa, bukas pa, soro na bulo naman si Ate JB, no? Kung meron ka ng pira dyan, mamili ka na agad, no? Para naman kung merong hanapin si customer, maibigay mo agad. At ito pa kaibigan, no, napakahalaga. Try to understand the habit of your kapitbahay kaibigan, no? Yung sa pamimili nila, kung anong hinahanap nila parati, dapat kaibigan alam mo yung mga gustong bili ng inyong mga customers, lalo na yung mga kapitbahay mo, dapat alam mo kung anong gusto nila, anong shampoo ang gusto nila, anong sabon, anong noodles, anong canned goods ang gusto nila. Dapat meron ka nito kaibigan. Dapat talaga, hindi ko talaga in-advise kaibigan, no, na yung tsaka na lang mamili, tsaka na lang, mayroong pa namang stocks, kaunti. Kaibigan, kung meron ka talagang pera dyan,
ibili mo na. Bawal ka maubusan, kaibigan. Dapat lahat hanapin ni customer, meron ka. Dapat talaga kung anong gusto ni customer, meron ka. Kung hindi siya masyadong mabinta, hindi siya masyadong fast moving, pero merong customer na maghanap, pwede ka bumili, kaibigan, ng 3 peraso, 2 peraso, lalo na pag may expiration date, dapat magbinta ka, pero kaunti lang. Pero pag wala mga expiration dates, pwede mong damihan, kaibigan. Again, no, kahit pa hindi fast moving, kaibigan, dapat talaga may stocks ka. Dahil ito mga non-fast moving products, kaibigan, yung hindi talaga mabintang-mabinta, kadalasan, wala iyon sa ibang sari-sari store. Kaya swerte mo, kaibigan, kung meron ka nito. Dahil tiyak si customer dyan na parati babalik sa iyong tindahan. O diba, magkakaroon ka ng suki, loyal na suki, kaibigan, kasi ikaw lang ang nagtitinda ng bagay na hinahanap niya. At ito pa, kaibigan, no, napakalagang tip, kaibigan, na ibabahagi ko para talaga lalong lumago or lalago talaga ang iyong negosyong sari-sari store business. Alamin mo, kaibigan, kung anong oras nagbubukas at nagsasara yung iyong mga kompetensya. Okay, kung anong oras sila nagbubukas, mas agahan mo. Kung anong oras sila nagsasara, dapat mas late ka magsara, kaibigan. Alam mo, kaibigan, napakahalaga nito. Yung mga kapitbahay kasi natin, meron silang oras na pamimili. Lalo na yung mga nagtatrabaho, kaibigan, matagas lang umuwi sa bahay. Dapat as much as possible, kaibigan, hintayin mo sila, okay? At dapat talaga maaga kang magising, mabukas na yung tindahan. Lalo na ngayong may face-to-face class, bawal ang tamad, kaibigan. Bawal ka late, bawal lazy, no? Bawal tamad gumising sa umaga. Ako, kaibigan, kahit kulang pa ang tulog ni Ate GB, lagi talaga akong nagbubukas ng tindahan, 4 a.m. Ito na yung ginagawa ko, kaibigan, no? Ilang years na talaga. At nakatulong po ito, dumami po yung aking mga customers hanggang naging suki ko na sila. Kasi yung ibang kakompetensya ko, nagbubukas sila 6 a.m. Merong nagbubukas ng 5 a.m. pero hindi naman sila consistent. Nagbubukas ng maaga, minsan hindi. Dapat, kaibigan, ito napaka-importante, consistent ka. Consistent ka sa pagbubukas ng maaga, consistent ka sa pagsasara doon ng napaka-late. Yan kung kaya mo. No, hindi ko naman sinabi talaga na ipahirapan mo yung sarili mo kung kaya mo lang. Okay, kung meron kang pwedeng sabihan na ikaw na muna magbantay sa akin tindahan, pwede, no? Puli-puli sa Bisaya, kaibigan. Hindi ko alam sa Tagalog, pero puli-puli, no? Dito kami, kaibigan, puli-puli, no? Hindi ko talaga, pakicomment na sa ibaba, no? Bisaya kasi sa Ate JB. So, kung sinong ikaw magbantay sa umaga, iba yung magbantay sa gabi. Hindi ko naman sinabi na gawan mong 24 hours. Ang hirap naman nun. Ang akin lang, kaibigan, pwede ka magsara ng 10, 11 p.m. Pwede ka mag-open ng 4, ng 5 a.m. Ganito talaga ang buhay, tindera, kaibigan. Dapat talaga masipag tayo. Dapat talaga, at saka yung pasensya natin, kaibigan. Oh my God, napaka-importante. Bawal magsungit, ha? Again, bawal magsungit. Kahit pa stress ka na dyan, hindi ka binayaran nung nangutang sa'yo, bawal nakasimangot, no? Para naman hindi pupunta yung ating customer sa ibang tindahan. At bago ko makalimutan, kaibigan, napaka-importante ng tip na ito na ibabahagi ko. Ito yung malaking pagkakamali ko noon, kaibigan, kaya sana, no? Huwag niyong sundin. Noon, kaibigan, kuha ako ng kuha ng kahit ano dito sa akin tindahan at hindi ko po ito binabayaran. Lalo na pag may dumadaan dito, kaibigan, na nagtitinda, banana cue, kahit ano-ano, no? Minsan nga may nagtitinda ng perfume, kuha lang ako sa aking binta, tapos bili ako. Which was malaking pagkakamali ko talaga. Kaya sana, kaibigan, huwag niyong sundin si Ate JB, okay? Kailangan may tamang disiplina po tayo sa ating sarili at kailangan talaga, no? Masto yung paghawak natin ng ating pera, dear friends. Ako kasi noon, kaibigan, hindi ko pa alam noon yung proper money budgeting, money management. Kaya ako, kuha ng kuha. Hindi ko talaga namalayan, kaibigan, no? Na kahit mabinta, malakas yung bintahan dito sa akin tindahan, wala pa rin akong savings, walang natitira sa akin pera kasi nga kuha ako ng kuha dito sa akin tindahan at hindi ko binabayaran. Hindi lang ako, kaibigan, pati family ko, which was not really good. Ikaw, kaibigan, no? Dapat talaga may disiplina tayo sa ating sarili. Hindi lang tayo, pati family natin, sabihin natin sa kanila na kahit anong kunin dito sa ating tindahan, dapat bayaran. Dapat ihiwalay natin yung ating personal na pera sa pera ng ating tindahan. Mahalaga po talaga ito, kaibigan, para malaman natin yung flow ng ating negosyo. Baka, kaibigan, hindi natin alam, no? Hindi natin nalalaman para di pala tayo nag-aabuno sa ating tindahan. Ang hirap nun, kaibigan, no? Hindi lang natin mamamalayan. Sorry. Ang hirap mag-Tagalog. Hindi natin namamalayan minsan, kaibigan, na papalugi na pala tayo. No? Mashock na lang tayo, kaibigan, na wala tayong pang-roll, wala na tayong pera kasi nga kuha tayo ng mga paninda, kuha ng tayo sa ating binta, kaibigan. Alam ko maraming makaka-relate nito. Alam ko talaga, kaya naman pinapalhanan kita, kaibigan, na sana
huwag mo itong gawin. Kung anong ang pera na yung tindahan, huwag mong galawin. Galawin mo lang ito, kaibigan, at the end of the day, kung makuha mo na yung profit mo, no, yung kita mo, kaibigan, kuha mo na yung savings mo, at yung natira, pwede mo nang galawin, okay? Napakimportante, kaibigan, mag-save ka pala, no, bago ko again makalimutan, mag-save ka. At the end of the day, kaibigan, makumuha ka, magkano ang benta mo, for example, 1,000 pesos, hatiin mo ito sa tatlo. 10% kaibigan, ito yung baling savings mo, 5% kaibigan, pang gamit mo personal, 5% pang kahit anong gagamitin mo i-divide mo sa tatlo kaibigan, pang save, gamit sa personal, at ano pang gagamitan mo pang mga bayarin kaibigan, kumuha ka from benta mo. Depende na sa iyo kaibigan kung magkano ang tubo mo, no, kung 20% ang tubo mo sa mga paninda, 10% kuha ka, no. Pwede mo na i-save yung 10% o yung 10% yung panggamit mo, other 5% mga bayarin, other 5% kung anong gagamitan mo. Dapat talaga marunong kang mag-save kaibigan. Kaya tayo, pag hindi tayo nagsisave, minsan kaibigan, maisip natin, marami akong pera, tingnan nyo, marami akong pera, kaya gasto ng gastos ka lang, wala ka namang savings. Ang hirap nung kaibigan, dapat mag-save ka rin. Napaka-importante ng savings kaibigan, naalala ko noon kaibigan na hindi pa ako nagsisave, kaya nga, kasi nga hindi ko alam na dapat talaga mag-save. Minsan kaibigan, may nakalok sa akin ng produkto na alam ko talaga na magiging patok, pero wala akong pera, wala kasi akong savings. Ang hirap. Kaya ikaw kaibigan, mahalaga na may savings ka. Kung gusto kang may bilhin kang na maganda talaga, na sure na sa tingin mo papatok, meron ka makukuha dahil may savings ka, o di ba? Napaka-importante nung kaibigan, pang extra puhunan, extra capital. Hindi mo na kailangan mangutang pa dahil may savings ka. Again, bilang sari-sari store owner kaibigan, dapat talaga matuto kang mag-save galing sa kita mo, no, profit mo sa iyong tindahan. And again kaibigan, another tips na pala, no, napaka-importante. Alam ko some of you hindi talaga ito magugustuhan, utang their friends. Marami akong naririnig kaibigan na ayaw daw nila magpautang dahil nakakalugi. Well, kaibigan, alam ko nakakalugi talaga pag hindi tayo marunong, no, mag-control sa yung tinatawag natin na utang. Ako kaibigan, to be honest, nagpapautang ko ako lagpas na 15 years sa aking tindahan. Eh kung nakakalugi talaga yung utang, sana mataga na ako nalugi, pero thanks God hindi. Kasi naman, kaibigan, bago ka magpautang, nagawan ko na rin ito ng vlog noon, piliin mo yung taong magagaling mabayad, magandang magbayad, may kakayanang magbayad, kakayahang magbayad, okay? Kahit pa mabait, pero wala namang kakayahan, kasi nga siguro walang magandang source of income, walang trabaho, iwag ka na lang magpautang at maglagay ka ng limitation. Napaka-importante ng utang sa ating tindahan, kaibigan. Ako, alam ko merong magbabasa sa kay Ate JB, no, sasabihin na, Ate JB, hindi talaga ako magpapautang, nakakalugi. Nakakalugi talaga kaibigan kung hindi natin alam yung mga proper ways na dapat natin gawin, proper, no, mga paraan na ating dapat talaga gawin natin bago tayo magpautang. Maraming mga bagay-bagay kaibigan na dapat i-consider natin bago tayo magpautang para tiyak talaga na hindi tayo malugi. Minsan na rin ako malapit nalugi ako noon kaibigan kasi maraming hindi nagbayad sa mga utang nila kasi nga wala pa akong alam. Pautang si Ate JB, mawain kasi tayo. Ang hirap kaibigan, no? Pag mawain tayo, mabilis tayong magbigay. Ang hirap. So, it's a good thing kaibigan na mabait tayo, mawain, pero minsan inaabuso tayo, no? Kaya dapat fair lang, no? Dapat fair. Maganda mabait tayo kaibigan, nakakatulong tayo sa ating kapwa, pero huwag naman sagad-sagad na mabait talaga tayo, okay? Yung lahat talaga ibibigay na lang natin, huwag naman dahil hindi naman tayo nagtayo ng charity, di ba? Nagtayo tayo ng negosyo para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para mabigyan nating magandang kinabukasan yung ating family. Ito yung goal ko noon kaibigan, no, na wala pa akong tindahan, mabigyan ko talaga na magandang kinabukasan yung ating pamilya. Hindi kasi ako nakatapos ng pag-aral, wala akong ibang maisip na source of income, hindi ako makapagtrabaho ng maganda kasi nga hindi ako nakapagtapos ng pag-aral. So itong negosyong sari-sari store ang naisipan kong gawin kasi marami na rin ako nakikita mga kapitbahay ko na noon umasinso talaga ang buhay dahil sa kanilang sari-sari store business. Kaya ito sinunod ko. At ngayon, thank you so much God na medyo lumago ang aking negosyo at medyo maganda ng pamumuhay ng aking family. Ibinabahagi ko naman sa inyo kaibigan, isinishare ko po sa inyo ang mga nalalaman ko. Dahil hangad ko rin po na ikaw kaibigan, lumago rin yung sari-sari
sariso business at umasinso rin po ang buhay mo. Talagang umasinso ang buhay mo. Aasinso talaga yan. Yan, alam ko, yan ang pangarap natin. Claim it, kaibigan. Asinso ang buhay nating lahat dahil tiyak na lalago ang ating sariso business pag magaling tayo mag-handle ng ating negosyo. Importante talaga ito, kaibigan. No? Maraming mga tips and advices, kaibigan, paano natin mapapalago ang ating sariso business. In fact, nakagawa na po ako na medyo maraming vlogs na tungkol dito. Pwede nyo pong i-search, pwede nyo pong panoorin, at pwede nyo rin pong panoorin yung mga videos ng ating mga kapatid na sari-sari store owners din. Marami po kayong matutunan sa kanila, kaibigan, sa kanyang mga tinatawag natin na business guru, successful businessman, business entrepreneurs. Panoorin nyo rin po ang kanila mga videos and vlogs. Marami po kayong matutunan. Talagang asinso ang buhay nating lahat. Lalago ang ating negosyo, kaibigan. Kahit panganoon na maraming pagsubok na darating sa ating buhay, malalampasan natin lahat at talagang asinso ang buhay nating lahat. Ayun, salamat, kaibigan, at tinapos nyo po hanggang dulo ang aking video. Alam ko makakatulong po ito sa inyo ng malaki para talaga lumago ang inyong negosyo at umasinso ang inyong buhay. Lagi nyo po lang isipin yung lagi ko sinasabi sa aking mga vlogs. Hindi mahirap, hindi posible na umasinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, may tamang disiplina sa sarili, masipag tayo, and we have God in our life, tiyak asinso ang buhay nating lahat, kaibigan, tiwala lang. And thank you so much, kaibigan, na sa mga nagsubscribe ka, TGB. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe at nagustuhan nyo po yung mga tips and advices na ibinabahagi ko at gusto mo pang matuto paano mapalaguan ang negosyo at paano masinso yung buhay, sana mag-subscribe ka na kay TGB, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And thank you so much, ha, sa mga bagong nag-like, nag-follow sa ating Facebook page. Ilalagay ko po yung link sa description box. Negosyo, tips and ideas. Makakatulong ito sa iyo, kaibigan, paano magsimula na negosyo, paano pasinsuin ang negosyo mo, at sana, at paano pasinsuin ang buhay natin lahat. No, please, like and follow our Facebook page. Salamat, ha, sa mga nag-follow and nag-like. At pasensya po sa hindi ko pa nasagot yung mga katanungan. Medyo busy lang po si Ate GB. Pero I promise, sasagutin ko po yung mga katanungan nyo. At maraming salamat nga pala sa mga taong hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Malaking tulong kay TGB. Sana, kaibigan, hindi ka. Sana rin po, no? Kahit po lang sa TGB, huwag nyo pong escape yung ads. Malaking tulong po sa akin. Again, thank you so much, kaibigan, na sa pagmamahal at suporta. Asinso po tayong lahat, kaibigan. Lalago ang ating negosyo. Claim it. Okay, lalago ang ating negosyo. Asinso ang buhay natin at saka ng buhay ng ating family. Thank you so much, kaibigan. Again, thank you so much. I love you all. God bless.